Kakapasok lang na balita, Chinese Foreign Ministry mauning na galit sa sinabi ni Pangulong Marcos sa China. At grabe, totodasin na mga inchik na sinuwaling. Batay sa Chinese Foreign Ministry, tayo ang nakipag-deal sa China, kaya tayo ang dapat sumunod sa ayungin. Sasabihin lang kung anong gusto nila at kung anong pwede lang sa ayungin. Ngunit ang DFA sumagot sa kanila na hindi totoong ganito ang nangyari sa kanilang deal. Batay pa sa Department of Foreign Affairs, resupply mission lang daw na pag-usapan nila. Hindi totoong sumuko na tayo sa ayungin. Iniba lang daw ni Mauning na pag-usapan nila. Grabe at sagad-sagad sa pagkasinwaling. Gusto nang todasin ng Chinese Foreign Ministry nila. Based on the three-point principled position on handling the current situation on Ayungin Shoal, China has reached a provisional arrangement with the Philippines on the humanitarian resupply of living necessities. This reflects China's goodwill. We hope the Philippines will keep its promise and work together with China to jointly manage and control situation at sea. Ngunit batay naman kay Commodore Jay Tariela, Pilipinas tuloy lang sa pag-iit ng karapatan dahil kahit meron na tayong deal, hindi pa rin umaalis ang China sa karagatan. Ngayon alam nyo nang hindi totoo ang nasabing deal at hindi totoo na sinuko nila sa China ang karapatan, dahil kung totoong papasok man sila sa mga ganitong klase ng deal, siguradong lalaban muna Pilipinas. Nandun pa rin siya, binabantayan niya pa rin ang Philippine Coast Guard vessel doon kung ano man activities natin. In return, our Coast Guard vessel, Teresa Magbanua, make sure na mabantayan naman niya ang area natin sa Skoda Shoal. Hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Kung ano man yung pag-uusap na nailatag ng foreign affairs ng dalawang bansa, ito ay para lamang sa mas mapayapa at mas mababang, mas hindi tensionado na operasyon sa West Philippine Sea. It's not about a fight only for this administration, but this fight will continue and we have to continue doing this kasi para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Pero pagbabanta sa China ng Amerika na ang China hindi sila pwedeng gumawa basta-basta ng ganitong deal, lalo't may mga kaalyado ang Pilipinas, kailangan nakaharap muna sila bago makagawa dito ng deal. Babalang aaten sila sa pagpupulong ng Pilipinas, kaya hinahamon nila ang China na gumawa dito ng deal yung habang mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas. They will reaffirm our nation's shared vision of a free and open Indo-Pacific region and support for adherence to international law in maritime domains. They will discuss ways to deepen coordination on shared challenges, including in the South China Sea, while also advancing our critically important bilateral economic agenda. Ngunit sa usapan pang dapat mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas, China nagulat naman sa sinabi ni Richard Gomez na yung mawawalang kita mula sa Pogo, madaling makuha. Importante, inalis na ni BBM dito mga Chinese. Totally ban at effective agad. Mga inchik totodasin na daw nila. Of course, the ramifications ng Pogo ban is, of course, economy. May mga nasabi na to boost the economy. What can you say about it? Hindi, totoo yun. 7 billion lang naman pinag-uusapan natin. Mas mabigat yung mga namamatay ng mga tao. Mas mabigat yung nakukarap ng mga tao. At saka, pag tinignan mo yung Pogo facility, more than 80% ng nagtatrabaho doon, hindi Pilipino, pero mindset. So hindi malaking gawalan sa ekonomiya natin yun. Pero paano po yung mga Pilipino nagtatrabaho po sa mga legit? Kunti lang yun, maghahanapan na ng paraan yan. Kayo sure po ba si TBM, mahanapan niyo po ng paraan? I'm very sure gagawin ng paraan yan. Very good. Very good. Good for us. And kung yung pinag-uusapan lang na 7 billion pesos annual na income ng Pogos, it's very small as compared to the social cost na dinadala ng Pogos. Anyways, Pogos naman, hindi naman talaga lahat Pilipinos ang trabaho, but mga Chinese national. So, I'm very happy that the president announced that. Where is your price? I was not surprised. I was expecting it. I would have been more surprised kung hindi niya sila. Tingin niyo madaling mabawi yung revenues na mawawala? Madali lang yun. 7 billion for national. Madali hanapin yun. Hindi malaking kawalan sa atin yung Pogo. Ang malaking kawalan yung mga namamatay, yung mga tinotorsyo, mga nakasabahan, saka yung mga nakakarap ng mga NGO officials. Pero you think, sir, yung investigation ng House, di ba meron kasi yung investigation ng Dalit? Yes. Patuloy pa rin yun. Kasi patuloy yun dahil sa mga ginawang sa mga criminal acts na nangyari. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.